Hi guys, welcome to Mars Vlog. Ngayon pong araw, magkakaroon ulit tayo ng palengke part 2 kasi nakita ko pong nagustuhan niyo ang aking palengke. Kaya ngayon, magpa part 2 pa ulit tayo kasi Sabado po ngayon. At saka malalaman niyo kung nag-iba ba talaga, kung nag-iba ang mga pinambili namin or nadagdagan ba o kumunti ang aming pinamalengke ngayon. Kaya tara, samahan niyo po akong mag tour sa aming pinamalengke kanina na gulay at saka karne at isda. Tara po. Ito na po ang mga pinambili nating gulay ngayong Sabado kasi palengke day. It's a part 2. Ito ang ating saging na tundang, saba, ito papaya, talong, kamatis, ito mushroom, at saka siling haba, ang ating carrots, at saka lettuce, broccoli, kamote, patatas, at itong sitaw. Ating kalabasa, bok choy, itong kangkong, itong luya, at sibuyas, lumpia wrapper, ito patola, french beans, small beans kasi ito, french beans, tsaka ang ating pichoy. Maganda pong naka-plastic ang ating mga gulay at tsaka nakahiwa-hiwalay kung anong mga gulay siya kasi para mas madaling kumuha ng ating mga kailangang lulutuin at saka ang pinakamaganda malinis tingnan ng ating mga gulay pag naka-plastic, hindi siya madaling madumihan. Yun lang guys ang ating gulay. Ito na po ang ating karne. Ito ang first, itong ating pata, paborito ng bayan. At saka abang-abangan nyo ang ating gagawing crispy pata. Ito, ang laki nyo. Isang maliit lang ito na pata para lang good for 4 people. At saka ito, karne pang nilaga. Masarap itong nilagang baka. At saka ito ang ating chicken. Pwede itong gawing chicken lollipop. At saka itong wings, masarap pong ito pang sabaw, like pang tinola. At itong ating salmon, strip salmon. At saka ito, isda, ayumin, masarap pang paksiyo. At saka itong maliliit nating uling pusit, masarap pang adobo. At saka ito, bangus, cut, masarap pang paksiw or pang sabaw. At saka itong shrimp, pang gulay. At saka itong pampano, masarap siya pang is, pang ihaw or bake. Sarap din to. At saka itong ating tilapia, ihaw or prito. Tsaka ito ang ating boneless bangus, pang pwede pang prito, pwede pang ihaw. Lalagyan ng pag inihaw, lalagyan natin ng sibuyas, kamatis, luya, tsaka lagyan ng salt. Diba? Yan lang po ang ating pinamalingking ngayong araw. Diba kumunti? Kasi po ang mahal na mga bilihin. Kaya kailan, budget din. At saka diba naturo ko na yung mga tip natin kung bakit nakalagay sa container kasi para pang
para sage siya at mas pinakamadaling kunin kung anong ating kailangang lulutuin sa araw-araw, di ba? At saka comment down below kung nagustuhan niyo ba yung mga kung naigawa niyo na pala ang aking tips sa inyo, kung nilalagay niyo din sa container, ano ba na mas napadali ba sa inyo ang pagkuha ng ating mga kailangang lulutuin, di ba? Pag naka-container, mas madaling kunin sa ating fridge. Di ba? Ayan, naka-container na po 'yan. Silang lahat. At ready to cook na lang, di ba? Maraming salamat sa mga aking mga masusugid na mga viewer. Thank you for always watching at sa support nyo palagi sa akin. Maraming pong salamat. Stay safe po sa ating lahat sa araw-araw. Bye po. Thank you.